Kilalanin ang rising stars ng Philippine basketball. Alamin ang kanilang kwento bago pa sila makarating at mabansagang next best young sports talents ng bansa. Ako po si Gretchen Mo and welcome sa MVP Sports Foundation Rising Stars. Enriquez against Anambi. Oh, the man, showtime! Steve Nash Enriquez! That's exactly what you should do if your name's Steve Nash. Kilala hindi lamang sa kanyang pangalan, matunog na pinag-uusapan ngayon sa UAAP dahil sa kanyang mga galawan. Walang mintis sa ring ang batang Cebuano na ibibida sa episode na ito. Steve Nash Enriquez, sa kanyang flashy and scrappy moves, ang rising star ng renowned NU Bulldogs. Hello everyone, ako po pala si Steve Nash Enriquez. Ako po ay taga Minglanilla, Cebu, and ako ay kasulukuyang naglalaro sa National University Bulldogs. Lingit sa kaalaman ng lahat, si Steve Nash ay pinangalan sa sikat na two-time MVP na si Steve Nash. Sikat si Nash nun eh, sa NBA. So, parang timing nga. Parang sinabi lang ng lolo ko sa tatay ko na, ano yung pangalan mo sa anak mo? And ano din yung kapatid ko rin pala. Ano, pangalan din ng kapatid ko is Dwayne Wade. Alam nyo ba na ilan pa sa mga pinsan nito ay ipinangalan sa ilang NBA stars? Medyo mahilig talaga yung family po pangalan na ganyan. Pinsan ko, Isaiah Thomas. Hindi man nakaranas ng mga pag-ensayo sa mga kilalang sports clinics at organizations, dahil sa estado ng pamumuhay, hindi naging hadlang ito para unti-unting makamit ang kanyang pangarap. Na di ako pinapuano ng rinarush ng papa ko. Hindi ko nga po nasubukan yung ano man, like, siyempre pag alam mo yung anak ko, gusto kong ipasok sa clinic, gumawa lang siya ng ring dun sa amin. So, yun nga, mga pinsan ko, madami akong kasing edad ko, then, ito, naglalaro lang kami. Oy, yung idol ko po, si Steve Nash po, umiyak nga po ako nun eh, pag natatalo yung Phoenix dati. Kung mga creativity po, yung gusto ko talaga, si Jason Williams. Kaya minsan, ginagawa ko yung mga galaw nun. Minsan, pero minsan, ano, nakakatakot kasi baka mag-turnover. Oo nga, magpagalitan po eh. Sa edad na 9 anyos hanggang sa edad na 14, ay pinagdasal ni Steve Nash na mapasama sa lineup ng UV. At that year, he became the youngest player competing in the Under-21 League and bagged the Most Valuable Player Award. So, nung 11 kasi, yun na. Like, nag-ano na po ako nun. Like, nagkakalaro na ako. Ano na sa sarili ko na sana magtuloy-tuloy na. Pinipray ko lang po talaga na sana ma-line up ako sa UV next year. No? Kapag laro po ako si Safi. Yun yung unang dream ko po. Sumali ako liga doon sa Cebu. Like, buong Cebu, like 21 under, so 14 pa lang po ako. Tawa ng Diyos, nag-ano po ako nun, MVP po ako. Siyempre, kasi sa edad ko, like bata pa ako sa liga, so parang narinig lang ako po ng mga scouts dito sa Manila po. Halos lahat din po ng UAP teams, but pinili ko yung NU kasi grabe, ibang klase yung program ng high school ng NU, ibang klase. So, dito sila Carl Nance, sila Cantamayo, sila Teres Portea, Jerry Abadiano, Kevin Kiambao. Sa naturang liga, doon nagsimula mabago ang buhay ni Nash nang bigla siyang kontakin ng Ateneo de Manila at ng iba pang kilalang universidad sa Manila. Bagamat nagdadalawang isip na malayo sa pamilya, pinanghawakan ang pangarap at ang realidad at tuluyan na siyang nag-enroll sa NSNU at napabilang sa National University Bullpups. Nung una po, parang ayaw ko pa eh. Kasi yun nga, ayaw ko mawalay sa family ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, sa tatay. So, parang umiyak pa ako nun kasi gusto ko lang sa Cebu sana. Kaso, pero yun nga, parang humingi talaga ako ng ano kay God. Ng, kasi nabigyan niya ako ng way ba na punta ba ako? Hindi. Yung nanay ko umiiyak na kasi gusto talaga ako palipatin. Ako naman, ayaw. Bali, pagkaano kami nun, magkabalik tayo. So, sabi ng nanay ko, sayang daw yung chances na dumadating sa akin. Bakit daw di ko ginagrab? Pero marami siyang binigay na sign eh, na like, siguro, para sa akin ata to. So, hindi maiiwasan maging emosyonal si Nash nang balikan ng kanyang karanasan matapos matalo ang kanyang koponan sa DLSU Archers at bigong makapasok sa Final Four na Season 84. Last season, syempre, sakit nun.
Kasi yun nga po, galing po ako nun, siyempre, galing sa one of the winningest program sa high school. Nag-ano kami nun, back-to-back champion, nag-sweep namin yung season 82. Medyo, ano rin, like, sabi, di ka nasanay na matalo po ba? So, nung college, yun nga, na-out of, ano kami, natalo kami nung Lasal, nung last season 84, talo kami nung Lasal pa sa Final Four. So, syempre, sobrang sakit po. Alam ko naman na, yun nga, lahat may plano si Lord. Kita mo naman po yung binigay niya para sa aming decision. But, yun nga, malayo pa po kami. Kung ang ilan ay hindi kinakayang i-handle ang bashers, pinagawa namang motivation ni Nash lahat ng nakita niyang negative comments sa tuwing makakabasa sa social media. Ano, siguro po, if player ka, like, natural lang po ata na bashers ka. If once you have a haters po, like, siya yung ano mo yun, nagbo-boast ng confidence mo na, pero wala naman talagang perfectong tao, pero, yun nga, pero, wala eh, di mo naman mapaplease lahat ng tao na gustuhin ka eh, so, di, sa pangalan lang, di naman, ako, wala naman po akong pleasure eh, ibig sabihin na, dahil pangalan ko si Steve Nash eh, hindi po yung laro ko, hindi naman eh, so, ano lang, like, I'm just living the moment lang po, ano yung binigay ni Lord sa akin, I'm grateful, so, gawin ko lang, syempre, yung talent ko, pinahiram lang to ni Lord sa akin. And, syempre, hanggat kaya ko, puprotektahan ko to pa, sa disiplina. Yun, sa way na pagdisiplina. Nung nag-champion nga kami. Syempre, lahat ng pawis, lahat ng hirap, nagbunga po. Pero, and I know, someday, in God's plan, maybe all the hard works po na pinut in namin as a team ngayon sa Bulldogs, kami lahat from a very hindi naman kami ganun katalented as a team, but we have that heart, we have that courage po na gustong kunin yung lahat ng mga lahat ng mga karera na inaano sa buhay namin. And I know someday, maybe ngayong season, sana magbubunga din po lahat. Bakit nga ba pinili ni Steve Nash na magstay sa NU? Kahit may multiple offers siya from other schools from NCAA and UAAP. Alamin natin. Yun nga, mas pinili ko magstay sa NU. So, parang gusto ko rin yung natulong ko sa high school, gusto ko rin matulong sa sa college. Yun, one of the reason din po na pinili ko yung NU kasi yun nga, nandito din yung mga kakampi ko ng high school dati. Sila sila Raylan nung last year, sila Janjan. Yun, isa din yun kaya pinili ko, I'm still grateful for them. Pinipray ko pa din yung success nila. And, syempre, pinili ko din kasi marami kaming Cebuano dito sa NU. Nga po si RJ, Cebuano din. Si Jan Galinato, Cebuano din. Si Patrick Yu, Cebuano din. Si L.A. Casinillo, Cebuano din. So, halos lahat dito, mga Bisaya at saka Kapampangan. So, halos lahat Provincianos. So, kaya, sobrang close namin lahat. And, nga lahat naka-vibes mo. Thankful ako sa grupong to. One of the special team na kasama ko sa buong buhay ko. Namamayagpag ngayon ang NU Bulldogs sa season 85 ng UAAP. Nananatiling consistent si Nash at ang buong team. Laking pasasalamat din Nash sa kanyang mga coach na naglabas sa potensyal na hindi niya maipakita kung hindi sa tulong ng kanyang coaches. So, grabe, sobrang thankful ko talaga kay Coach Jeff. Like, hindi mo yun, ano niya rin po yung potential ko. Binigyan na talaga ako ng time na din yung sarili ko kung gaano ako maglaro. I'm just thankful for Coach Jeff talaga kasi siya yung nagbigay ng kumpensa sa akin din. And, syempre, natural lang naman po na papagalitan ako. Syempre, kasi may mga mali ako. Minsan, maano sa damdamin na sinagalitan ka, pero at the end of the day, alam mo naman na think for the bigger picture talaga na yung gusto lang ni coach na malabas yung yung best para sa'yo. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga coaches na nadaanan ko. So, yan sa UV din, sila Coach Canoy, nung bata pa ako, doon ako nagsimula. Coach Bukaw din. And
Coach Gerald, Coach Papong, lahat, and siyempre sa management, and si Coach Bosam Sambulas. And siyempre, sa NU High School, sobrang thankful din ako, kanila Coach Gold, kanila Coach Tom, diba, sa mga teammates ko dati. Gaya ng ibang manlalaro, pangarap ni Nash na makapaglaro sa PBA at overseas. Nga po, gusto ko po talaga makatulong sa family ko, lalo sa mama, papa ko, sa kapatid ko. Kasi, I came from ano din, medyo mahirap din yung family namin. And gusto ko talaga makatulong, and andyan, like, always ko yung pinipray na sana someday, no, like, sana God will use me din po na to bless other people din, and that's my goal. And syempre, as an athlete, gusto kong maging professional, gusto kong PBA, pero sana din na makuha man ng overseas po. Syempre, pinipray ko din po yun naman, sana. Pero to have a healthy mind and healthy body po, yun talaga yung pinipipay ko para to overcome any challenges po sa buhay ko po. Nananatiling mapagkumbaba sa sunod-sunod na blessings na kanya natatanggap, ang dating batang nangarap na makapaglaro sa Maynila, ngayon ay namamayagpag na sa UAAP. Ang point guard ng Laking Cebu ay isa sa mga inaabang ang pangalan sa larangan ng collegiate basketball, Steve Nash Enriquez, continues to bark stronger as he is now living his dream. Nagtatapos po dito ang isang episode ng MBPSF Rising Stars. Patuloy po tayo maghahanap ng next wave of sports prospects na susunod na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ako po si Gretchen Ho, at ito po ang MBPSF Rising Stars.